kaya hindi na natin papatagalin ito. Tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 403 na pinamagatang The End of an Era End. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang maikling flashback sa panahon bago si All Might ay dumating, kung saan makikita natin ang batang Toshinori Yogi na umuupo na tumatawa at ngumingiting binabasa ang isang comic book tungkol sa isang superhero kasama ang kanyang ina. Tama. Ang ina ni Toshinori ay naihayag, sa panahon nitong flashback ang narration ni All Might ay ipinapaliwanag na hindi katulad ng kanyang mga kasamahan, at ng maraming tao siya ay may napaka-normal na childhood. Siya ay lumalaki na may pagmamahal ng kanyang mga magulang at ini-enjoy ang simpleng pamumuhay. Kumpara sa ibang heroes, ito ay hindi gaanong isang inspiring na origin na kwento, pero sa kabila nito taas noon niyang nililingon kung saan siya nanggaling at ang daan na kanyang pinili sa buhay, sinasabi kung gaano kaimportante ang kanyang desisyon na maging simbolo ng kapayapaan. At habang ang eksena ay lumalabo, makikita natin ang matandang All Might na tumatayo sa dulo ng daan, nililingon ang daan na kanyang tinahak habang may mabibilog na liwanag ang sumasayaw sa tabi ng daan. Isa na namang malaking death flag, ang sumunod dito sa nakakatakot na vision ay ang kwento ay napunta sa kasalukuyan kung saan makikita natin si All For One na ngumingiti ng purong ecstasy at kasamaan habang sinasabi kay All Might na hindi niya pipiliin kung paano siya mamamatay. Habang ito ay naihayag na bago ang gauntlet ay maaaring sumabog sinira ni All For One ito gamit ang kanyang spike quirk dahilan para manegate ang pagsabog, sandali lang, pero ano yung ating nakita sa nakaraang chapter na sumabog? May isang random na bagay lang ba ang sumabog, sa pagpigil sa final act ng self-sacrifice ni All Might, nagdesisyon si All For One na ito ang tamang oras para tapusin ang number one hero, wala siyang sinayang na oras na dilaan ang dugo ng hero sa kanyang kamay, at inactivate ang ninakaw niyang quirk ni Stain na nagdulot para si All Might ay maparalyze. Hindi ba ito ay mapanuya, kung paanong ang quirk ni Stain ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang idolo, ngayon na hindi na siya makagalaw at lubos ang kaawa-awa, siya ay natatakot na tinitingnan si All For One habang ang kanyang mortal na kalaban at ang incarnation ng kasamaan mismo ay ngumiti, ito ay napakalapad na ang balat sa dulo ng kanyang mukha ay nagsimulang mapunit na sa puntong ito ay nakakadiri, habang siya ay naghahandang magpakawala ng huling atake. Habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa laban na ito, at ang buhay ng simbolo ng kapayapaan ay nasa bingit ng kamatayan, ang mga hero ay hindi lamang maaaring manood at hayaan itong mangyari, at kaya ang pinakamalapit na natitirang heroes na si Gentle Criminal at ang mga pilot jets na kasamahan ni Star ay mabilis na tinangkang iligtas ang hero. Pero gaya ng hindi inaasahan ang plano na ito ay walang saysay, habang nakita ni All For One si Gentle Criminal na patuloy na pinipigilan ng UA sa pagbagsak at tinutulungan ang UA para lumutang muli, si All For One ay nagpakawala ng energy beam sa estruktura na nagdulot para ito ay bumagsak muli na pumuwerse para si Gentle Criminal ay manatili sa kanyang kinaroroonan para panatilihing nasa himpapawid ang UA. At habang ang mga pilot jets ay dumarating, inismash sila ni All For One gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas na tinalo silang lahat ng walang kahirap-hirap, kung ito ang lahat ng kanilang magagawa, ito ay ligtas na sabihin na ang mga hero ay tunay at sa wakas na wala na ng opsyon. At sa walang sino man ang natitirang hadlang sa kanyang daan at ang mundo ay pinapanood itong nakakatakot na larawan na literal habang nakikita natin ang mga tao sa buong mundo kasama sina Melissa Shield at Gran Torino na maski nanonood at na nagdadasal ng isang milagro o nagsisimulang umiyak at tinatanggap ang katapusan ng kanilang number one hero. Pagkatapos nito, itinaas ni All For One ang paralyzed at manigas-nigas na katawan ni All Might sa itaas ng kanyang ulo, at habang si Sukauchi, Midoriya at marami pang iba ay nagdadasal at nakikiusap sa sino man para iligtas si All Might. Pagkatapos isang napakalakas na pagsabog at beam na liwanag ang lumabas sa itaas ng lumulutang na UA, at habang nilingon ni Midoriya ang pagsabog nakita niya ang isang tao na nakatayo sa itaas ng lumulutang na gusali, at ito ay naihayag na walang iba kundi ang Explosion Murder God Dynamite mismo, si Katsuki Bakugo. Si Bakugo ay pinapalibutan ng dugo at pawis pero ngayon matuwid na nakatayo na may mga spark ng enerhiya at hinahawakan ang kanyang All Might trading card, habang tinitingnan ang umiiyak na si Midoriya. Habang ang chapter ay lumalabo patungo sa daan na tinahak ni All Might sa simula ng chapter, maliban ngayong oras na ito siya ay hindi nag-iisa, habang makikita natin ang batang bersyon ni Midoriya at Bakugo na hinahawakan ang bilog na liwanag katulad kung paano nila hinahawakan ang All Might trading card noong una nilang nakuha ito.
Pagkatapos makikita natin ang alaala ng dalawa na inaalis ang laman ng card habang ang parehong kasalukuyang Midoriya at Bakugo ay tinititigan ang isa't isa na may tila enerhiya sa kanilang mga mata, at ito ay kumikinang na posibleng hinihint na ang One for All ay nag-i-interact kay Bakugo, habang ang chapter ay inihayag ang buong pamagat ng chapter na The End of an Era and the Beginning. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 404 na may pamagat na We Love You, All Might. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang bahagyang flashback ni Sir Knight ay na sinasabi kay All Might ang tungkol sa kanyang propesiya na siya ay dadanas ng malupit na kamatayan, habang sa kasalukuyan makikita natin si All for One na walang pakialam sa muling pagkabuhay ni Bakugo. Si All for One ay hinahawakan pa rin si All Might sa kanyang mga kamay hinahandang gawin ang nasabing propesiya. At ang lahat ng mga tao na nanunood ay nagulat at natakot sa larawan na kanilang pinapanood, ang ilan ay nagpapatuloy pa rin na nag-cheer kay All Might, ang ilan ay nagdadasal sa kanyang kaligtasan habang ang iba ay lubusang sumuko na. Ating makikita din ang Weather Woman na lumitaw sa nakaraang mga chapter na tinatalakay ang tungkol sa butterfly effect at kung paano ang kilos ng isang tao ay maaaring magkaroon ng mahalagang impact sa mundo gaya ng ating nalalaman. Sa interesanteng bagay, sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na ang hangin na orihinal nilang hinulaan sa araw na iyon ay nagsimulang magbago. Ito ay potensyal na marahil foreshadowing at ilang simbolismo. Ang sumunod sa kwentong ito ay bahagyang napunta sa ilang dahon na hinihipan ng hangin. Ang kahalagahan nito sa kasalukuyan ay hindi pa alam, bago ang kwento ay bumalik sa UA at si Bakugo na gumawa ng eye contact kay Midoriya ay mabilis na gumawa ng pagsabog, mabilis siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Sa walang anumang sandaling pag-aalinlangan pagkatapos na makita si Bakugo na lumalapit, siya ay tumalon palayo mula kay Shigaraki at hinawakan ang kamay ni Bakugo, at nang magkasama ginamit nila ang kanilang pinagsamang bilis at lakas, ang dalawang hero ay nagsimulang mag-spin sa himpapawid habang bumubuo ng momentum at naghahandang gawin ang Explode A-Pole Technique. Ang parehong teknik na ginamit ng dalawang heroes laban kay Nine sa Heroes Rising Movies kung saan si Bakugo ay nag-spin at ibinato si Midoriya sa kanyang target ng may pambihirang bilis, maliban sa oras na ito, ito ay medyo kakaiba, sa halip na si Midoriya ang taong ibinato, ngayong oras na ito ay si Bakugo. Habang ginagamit ni Midoriya ang buong kapangyarihan ng One for All, inactivate muli niya ang kanyang gear shift work pero hindi sa kanyang sarili pero kay Bakugo. Ito ay gumawa sa Explode ang Murder Hero na maging isang parang bala ng baril, tinutulak siya sa hindi pangkaraniwang bilis patungo kay All for One at All Might. At ibig kong sabihin, tingnan ninyo siya, siya ay naging parang isang fighter jet. Ito din ay importanteng sabihin na bago i-activate ni Midoriya ang gear shift, ang vestige ng ikalawang gumagamit ay binalaan si Deku na huwag gamitin ito na sinasabing kung gagawin niya ito, mas lalo niyang papagurin ang kanyang katawan. Pati na rin, habang ang duo ay ginagawa itong Modified Explode A-Pole Technique, kinailangan ni Midoriya na palayain ang kanyang pagkakahawak kay Shigaraki, pinalaya niya ang villain at iniwan siya sa magandang lugar para sa isang atake sa likuran ni Midoriya. At speaking kay Shigaraki, habang siya ay nakalaya mula sa pagkakatali ng Black Whip, siya ay nagsimulang hamakin si Deku, binibigay sa atin ang isa sa kanyang nakakatakot ng ngiti habang sinasabi niyang hindi magagawang mailigtas ni Bakugo si All Might sa tamang oras, at alam na ito ni Midoriya dahil pareho nilang nararamdaman ang parang multo na bersyon ni All Might sa loob ng One for All ay naglalaho at pinapalitan ng kanyang malinaw na imahe. Kaya sa tingin ko ito ay kinumpirma na ang dahilan kung bakit ang vestige ni All Might ay hindi katulad ng iba ay dahil siya ay buhay, pero ano paman, tinapos ni Shigaraki ang kanyang maikling paghamak sa pamamagitan ng pagsabi na ang kamatayan ng tao na nagbigay ng pangarap sa mundong ito ay magdadala para ang tunay na mundo ay maibalik. Habang ang oras ay tila huminto at si Midoriya ay tinitingnan ang lumilipad na si Bakugo na diretsyong patungo kay All for One, at habang sinasamsam ni Midoriya ang larawan na ito, ang oras ay bumalik sa normal habang ang hangin ay umihip mula sa kanyang likod, inihihipan ang kanyang buhok, pasulong at ilang dahon ang nasa kanyang tabi, habang ang larawan ng bawat tao na nag-cheer at hinahangad ang kaligtasan ni All Might sa buong mundo ay lumitaw sa tabi ng lumilipad na si Bakugo. Sa sandaling ito si Bakugo mismo, ilang segundo mula sa kanyang idolong hero ay walang magawa kundi alalahanin ang kanyang kasalanan na kanyang naramdaman noong sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kapangyarihan ni All Might noong sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina.
At habang ang narration ay ipinaalam sa atin na katulad sa kung paano pumagaspas ang pakpak ng paro-paro sa Brazil na maaaring magdala ng isang ipo-ipo sa Texas, kaya ito din ay maaaring pagsamahin ang pag-asa, pangarap, at pagsisikap patungo sa kabutihan, babaguhin ang hinaharap kahit na sa mga nakitang hinaharap. Pagkatapos ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan makikita natin si Bakugo na sumabog sa ibayong dako ni All For One, pinutol ang dalawang kamay ni All For One sa proseso habang hinahawakan at iniligtas si All Might. Balik sa mundo ng Vestige pareho si Midoriya at ang ikalawang gumagamit ay nagulat habang ang Vestige ni All Might ay mabilis na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at habang sinasabi ni All Might ang Young Bakugo. Si Bakugo ay nagpapalabas pa rin ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig at gumagawa ng pagsabog sa kanyang buong katawan kasama ang kanyang paa habang isinisigaw na ipapanalo natin ito. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 405 na pinamagatang Final Boss. Ang chapter na ito ay nagsimula kay All Might na kinakausap si Sir Knight ay sa isang puting background kung saan ang dating sidekick ay ipinaalam kay All Might at sa atin na ang nakakatakot na katapusan na kanyang nakita ay dapat nang nangyari kanina. Kinukumpirma na matagumpay na binago ni All Might ang kanyang kapalaran, at napanatili ang kanyang pangako kay Midoriya. Pagkatapos na marinig ito, si All Might ay nagsimulang ngumiti at nagjoke tungkol sa kung paano siya nabigo, dahil ang tungkulin ng isang guro ay magpasak para ang kanilang mag-aaral ay mangunap, pero sinabi ni Sir Knight ay sa kanya na ito lamang ay isang comic book na archetype. Para sa kanila, ang mga hero ay tunay na tao, at ang tunay na tao ay hindi madaling mamatay. Pagkatapos ang vision na ito ay natapos, habang ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan makikita natin si Bakugo na hinahawakan si All Might, ginagamit ang kanyang explosion na quirk para makababa sa malapit na gusali, habang ang lahat ng tao sa mundo ay nagsimulang makilala siya sa nakaraang mga pangyayari. Katulad ng sports festival at ang pag-atake ng League of Villain, ito din ay napaka-cute na sabihin na nanunood din dito si Mahoro at Katsuma, ang dalawang bata na mula sa The Heroes Rising movie na parehong isinigaw ang Bakugo sa kanyang paglitaw. Kaya ito ay opisyal na sabihin ang mga movies ay canon, hindi ba? Literal nilang kinumpirma na ang mga bata ay nakilala si Bakugo. Pagkatapos nilang makarating sa gusali, tinanong ni All Might ang bogbog sarado at dugwang si Bakugo kung siya ay ayos lamang, na agad namang ibinalik ng Explosion Hero ang parehong tanong sa kanya. Bagaman sa sandaling sinabi ni Bakugo ito, siya ay agad na nagsuka ng dugo na nagdulot para si All Might ay magpanik, gayunpaman, habang ang isang kulay silver na nagmumukhang sinulid ay lumabas sa dibdib ni Bakugo, ito ay mabilis na naipahayag na ang source ng pagsuka ni Bakugo ng dugo ay walang iba kundi si Edgeshot na inaalis ang lahat ng excess na dugo sa loob ni Bakugo. At kung sakaling kayo ay nagtataka, tama, si Edgeshot ngayon ay isa na lamang sinulid, siya ay napakaliit. Pagkatapos na lumabas sa dibdib ni Bakugo, ang natitirang bahagi ni Edgeshot ay ipinaalam din sa atin na habang ginamit niya ang kanyang sarili para ayusin ang nabaling buto at ang na-injure na organs ni Bakugo, siya pa rin ay nakakaramdam ng malubhang pananakit sa procedure, at sa katotohanan ang kanyang katawan ay wala sa anumang kondisyon para lumaban. Pero ang kanyang sagot sa testamentong ito ay si Bakugo ay sumagot lamang ng ngiti sa kanyang mukha na alam ang kondisyon ng kanyang katawan, at pinasalamatan si Edgeshot sa pagpahintulot sa kanya para magpatuloy na mabuhay. Pero sa kabila ng ginawa ni Edgeshot para may ayos ang katawan ni Bakugo, inamin niya na hindi siya ang muling bumuhay sa hero, ito ay lumilitaw na pagkatapos niyang may ayos ang katawan ni Bakugo, si Edgeshot ay walang sapat na enerhiya para muling mapatibok ang kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang butil na pawis ang naihalo sa bloodstream ni Bakugo na nagdulot para sumabog dahilan para ang puso ng hero ay muling tumibok, para sabihin ang sinabi ni Edgeshot, ang aking ginawa lamang ay i-connecta ang mga bahagi sa tamang lugar. Ang quirk na iyong pinalakas sa mga nagdaang taon ang nagpabalik sa iyo, sa paliwanag na ito, ang kanyang muling pagkabuhay ay nakumpleto, at si Bakugo ay naghahanda ng bumalik sa battlefield. Nakakatuwa niyang sinabi kung paano siya ay walang ideya kung sino yung kumikinang na bata na humahawak kay All Might kanina, ipinalagay lamang niya na ito ay si All For One bago niya putulin ang kanyang mga kamay. Si All Might na nananatiling hindi makagalaw mula sa quirk ni Stain ay kinumpirma na ang bata mismo ay si All For One, at hiningi kay Bakugo na lumapit sa kanya. Pagkatapos na lumapit si Bakugo kay All Might, habang sinabi ni All Might na ito ay nasira, pero ito ay at least magsisilbi bilang isang splint great explosion murder god dynamite, habang inaabot ang support item na nakaraang sinira ni All For One.
Pagkatapos na matanggap ang regalo na ito mula kay All Might, tiningnan ni Bakugo ang support item. At habang tinitingnan niya si All Might, siya ay nagbigay ng isang matapat na taos puso at wholesome ng ngiti. Isang bagay na ginawa ni Bakugo na hindi natin kailanman nakita sa kabuuan ng buong serye. Si All For One ngayon na galit ay tinitingnan ang direksyon kung saan nasaan si Bakugo, pero mabilis niyang sinabi na ang pagpunta sa kanya ay magiging isang kawalan ng oras. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing layunin ay ilipat ang kopya ng kanyang quirk kay Shigaraki, pero sa sandaling si All For One ay tumalikod, ang kanyang galit ang tumake over sa kanyang katawan habang ang pag-flash ng lahat ng heroes na lumaban sa kanya sa digmaang ito ay lumitaw sa kanyang isipan, at inisip niyang ang hangin ay dapat na umiihip sa kanyang paraan. Sa sandaling ito ng pag-aalinlangan, si Bakugo ay lumitaw at isinigaw kay All For One na ako ang iyong final boss, at habang hinawakan ang mukha ni All For One, siya ay nagpakawala ng point blank na pagsabog, muli para sa ilang dahilan na alala ni All For One ang ikalawang gumagamit ng One For All. Pagkatapos na magpatama ng devastating na atake, si Bakugo ay nakaramdam ng matinding sakit pero balik sa kanyang dating sarili, malakas niyang isinigaw na siya ay nandito kung hindi kayang gawin ni Deku ang lahat ng nag-iisa. Kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 406 na pinamagatang Understand Your Own Quirk. Ang chapter na ito ay nagsimula sa pag-update sa atin sa kasalukuyang estado sa lahat ng labanang nangyayari sa buong Japan. Sa Central Hospital at sa Okuto Island ang mga villains ay natalo na, at ang mga heroes ay ginagamot ang kanilang mga sugat. Bumalik tayo kung saan nagsimula ang digmaan, sina Hagakure at Aoyama ay nasa proseso ng pagpapalaya sa lahat mula sa halaman ni Kuniida, at si Hagakure ay naka-visible sa ilang dahilan. Sa Tekoba Arena naman ay ang laban ay nagpapatuloy habang makikita natin si Ojiro at Ryukyo na nilulusob ang villain na nagngangalang Gashly. Fun fact, hindi pa natin nakikitang buo ang buong larawan ng villain na ito, ang alam lang natin ay mayroon siyang payong. Sina Hound Dog at Shindo ay dinakip si Skeptic sa kanyang hideout. Sina Kamakiri at Kuroro na mula sa Class 2B ay parehong tinutulungan ang mga sibilyan na mag-evacuate sa Ketsubutsu Academy, at sa wakas makikita natin na ang lahat ng villain sa Jaco ay nadakip na din. Kaya ito ay tagumpay sa mga heroes maliban lamang sa lugar kung nasaan si All For One, at ang katotohanan na ang lokasyon ni Kurugiri, Present Mike, at Aizawa ay nananatiling hindi alam. Ang sumunod dito sa mabilis na montage ay makikita natin si Lady Nagant na nakahiga sa itaas ng gusali, inaalala ang mga salita ni Rock Lock na ang plano ng mga heroes ay nakasalalay sa kanilang paniniwala kay Deku habang iniisip niya si Midoriya Azuko. At sa mga saloobin na ito, ang kwento ay napunta sa pangunahing labanang nangyayari kung saan pinapanood ni All Might si Bakugo na patungo sa kinaroroonan ni All For One na may hindi pangkaraniwang bilis, at nagpakawala sa villain ng isang makapangyarihang pagsabog, hindi ko mapigilang mag-comment kung gaano lumakas ang quirk ni Bakugo. Ito ay humantong kay Edgeshot na magkomento kung paano hindi ito ordinaryong pagpapalakas ng kapangyarihan, si Bakugo ay nasa proseso ng pag-intindi kung paano gumagana ang kanyang quirk. Pagkatapos sinabi ni Edgeshot na kung paano itong bigla ang pagpapalakas ng kapangyarihan ay unang nangyari ilang sandali bago ang kamatayan ni Bakugo noong sinugod niya si Shigaraki / All For One ng may pambihirang bilis na kahit ang malahalimaw na villain mismo ay nagulat. At kaya naniniwala siya na magmula ngayon kung mas lalong gagamitin ni Bakugo ang kanyang kapangyarihan mas lalo niyang maiintindihan at ma-unlock ang kanyang tunay na potensyal. Kaya si Bakugo ay nakakuha ng power boost, at sa komentong ito makikita natin ang Explosion Murder God mismo na direktang pinalipad si All For One sa isang gusali, habang ang Demon King ay inisip kung paanong siya ay hindi maaaring madelay palalo, at papatayin niya si Bakugo mamaya, bagaman inisip niya ito kahit siya ay galit na galit. Habang si Shigaraki ay tinitingnan ang kapangyarihan ng muling nabuhay na hero, bahagya siyang nagkomento na siya ay hindi nag-aalala, habang ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay kailangan lamang niyang durugan muli si Bakugo.
Ngayong si Bokugo ay opisyal nang bumalik sa battlefield, si Midoriya ay nagsimulang mag-isip muli, ipinapaalam kung paanong hanggang sa ngayon sa laban na ito palagi niyang ginagamit ang danger sense para umiwas, pero siya pa rin ay hindi pa nakakahanap ng paraan para mapigilan ang regeneration plus decay at superhuman na katawan ni Shigaraki. At sa kabila nitong kaalaman na ang pag-activate ng gear shift ng isa pang beses ay makakapinsala sa kanyang katawan, kaya siya ay nagdesisyon na ito ang tamang oras para mag-plus ultra. Kaya habang inactivate ni Midoriya ang quirk ng ikalawang gumagamit at si Bokugo ay patungo kay All for One, tayo ay makakakuha ng dalawang pahina na ipinapakita si Midoriya versus Shigaraki, at Bokugo versus All for One, habang sinasabi ng pahina na go beyond. Gayunpaman, sa kabila nitong nakakamanghang setup, si All for One ay mabilis na lumipad at siya ay patungo sa kinaroroonan ni Shigaraki. Habang ginagawa ito, sinabi ni All for One kung paanong ang quirk ni Bokugo na explosion ay hindi pareho sa raw na kapangyarihan gaya ng Hellflame ni Endeavor o kahit sa Dark Shadow ni Tokoyami, kaya hindi niya nakikita ito bilang uri ng banta, at kaya nagdesisyon siyang huwag sayangin ang kanyang oras na makipaglaban, at I quote isang random na tao katulad ni Bokugo. Bagaman ito ay mapanuya na sa bahagyang sandaling ito ng kalayaan na sa wakas na intindihan ni Bokugo ang katotohanan tungkol sa kanyang quirk, ang sakit ang susi sa kanyang kapangyarihan. Nalaman ni Bokugo na kung ang pawis na dapat sana ay nagmumula sa kanyang kamay ay dumadaloy sa kabuuan ng kanyang katawan, ang pinakamadaling matuyo na butil ng pawis ang nagdudulot ng pinakamasakit na kirot. Kaya para ma-utilize ang quirk na ito kailangan niyang i-pinpoint kung nasaan ang pinakamasakit, at ma-master ang timing ng kanyang ignition para mapakawalan ang malakas na pagsabog. Kaya sa kaalaman na ito makikita natin si Bokugo na nagsimulang habulin si All for One at malampasan ito. At habang siya ay naghahanda na magpakawala ng isa pang pagsabog, patuloy na nakakaramdam ng matinding sakit, siya ay nagsimulang tumawa iniisip ang nakaraan noong siya ay nagtataka kung maaari ba niyang mahabol si Azuko, dahil ngayon nararamdaman niyang maaari niyang malampasan ito. Ang sumunod dito ay ang eksena ay bahagyang napunta sa mga sibilyan sa pangunahing bahagi ng UA kung saan makikita natin ang parehong mama at papa ni Bokugo na pinapanood ang laban sa malaking screen. Ang ama ni Bokugo na si Masaru ay nagsimulang lumingon habang hindi niya kayang panuurin ang kanyang sariling anak na nilalabanan ang halimaw na si All for One. Pero si Mama Bokugo na si Mitsuki ay hinawakan siya at sinabi sa kanya na manood, habang siya mismo ay may luha sa kanyang mata na tinitingnan ang screen na sinasabing si Katsuki ay siguradong ngumingiti katulad ng palagi niyang ginagawa. At siya ay tama, habang si Bokugo ay nagbibigay ng classic smug ng ngiti. Ito ay humantong para si All for One ay muling magalit pero pati na rin inisip ang tungkol sa nakaraan at mapagtanto kung bakit siya ay mas lalong nagagalit sa isang tao na dapat sana ay walang kwenta, habang ito ay sa wakas nag-click sa kanya na si Bokugo ay kamukha ang ikalawang gumagamit ng One for All. Pagkatapos tayo ay nakakuha ng bahagyang flashback ni All for One na hinaharap ang ikalawang gumagamit na sinabi ng ikalawang gumagamit na kung hinahanap mo si Yoichi Mr. Demon Lord, siya ay wala na, pinatay mo siya. At sa sariwang alaala na ito sa kanyang isipan, si All for One ay mas lalong nagalit habang napagtantong hindi dapat nangyari ang lahat ng ito kung hindi iniabot ng ikalawang gumagamit ang kanyang kamay sa kanyang nakakabatang kapatid na si Yoichi. Pagkatapos si All for One ay pasigaw na may purong galit na sinasabing ang lahat ng ito ay kasalanan mo Kudo. Sa wakas na ihayag ang pangalan ng ikalawang gumagamit, habang sinagot ito ni Bokugo ng ikaw ba ay tumatanda, ako ang nag-iisa at tanging Kachan Bokugo, at kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo natsisisid sa My Hero Academia Chapter 407 na pinamagatang Paranormal Orphan. Ang chapter na ito ay nagsimula sa tila random na lungsod kung saan makakakita tayo ng isang malungkot at gusot-gusot na babaeng nakaupo at umiinom ng nag-iisa. Inihayag ng narration na ang malungkot na babaeng ito ay isang prostitute, at hindi niya alam na siya ay dinapuan ng isang misteryosong sakit na nagdulot ng isang maliit na hugis spike na tumor na tumutubo sa kanyang kaliwang kamay.
Gayunpaman, ang babae ay hindi napansin ang tumor na ito na nasa kanyang katawan ng 8 buwan, habang ang lahat ng kanyang enerhiya ay inuubos ng 2 sanggol na lumalaki sa kanyang tiyan. Ang 2 sanggol na ito ay naihayag kundi si Yoichi at All For One, tama ang 2 magkapatid ay magkakambal. At ito ang kanilang ina, sa kasamaang palad, bago natin mas lalong makilala ang ina ng 2 pinaka-importanting characters sa My Hero Universe, ang kwento ay napunta sa Riverside kung saan ang gusot-gusot na babae ay nanganak ng 2 lalaki sa maruming tabing ilog bago mamatay pagkatapos manganak. Ang kanyang katawan ay nakahiga, hindi gumagalaw, walang buhay, at nakakagulat na siya ay wala ng tumor, habang makikita natin sa kanyang tabi ang kamay ng kanyang pinakamalaking anak na si All For One na may butas sa kanyang kamay. Sa malapit pagkatapos na makita ng isang grupo ng mga daga ang sariwang pagkain na hindi gumagalaw na katawan at walang puwang na mga sanggol na may intensyong kainin ang 3 na mabilis na pumunta sa lugar. Pero bago nila maaaring tapusin ang kanilang pagkain, sa isang milagrong sandali, ang agos ng ilog ay tumaas at ang bangkay ng ina at ng kanyang 2 sanggol ay dinala sa malayo. Ang sumunod sa kaganapan na ito, ang kwento ay napunta 1 taon ang nakalipas kung saan makikita natin na ang mundo ay pumasok sa bagong era habang 1 kumikinang na sanggol ang naipanganak, at tila sa kawalan ilang mga tao sa buong mundo ay nabiyayahan ng superhuman na abilidad. Sinasabi ng pag-aaral na ang pagdaloy ng superhuman powers ay hindi lamang 1 pagkakataon pero 1 phenomenon na naibabatay sa bagong karagdagan ng human genetic factor. Ang kapangyarihang ito ay ginawa sa pamamagitan ng brand new gene. Ito din ay interesanteng sabihin na ang pagkakasilang ng kumikinang na bata ay nangyari 1 taon pagkatapos na maipanganak sina Yoichi at All For One, ibig sabihin nito na si All For One ay mas matanda kaysa sa kumikinang na bata, pero kinumpirma nito na ang kumikinang na bata ang hindi kauna-unahang taong may quirk. Habang makikita natin si All For One na may quirk sa sandaling siya ay naipanganak. Pero ano paman, sa paglitaw ng kumikinang na bata at sa biglaang paglaganap ng pagkakaroon ng quirk, ang gobyerno ng bawat bansa ay gumawa ng pandaigdigang desisyon para sabihin ang lahat ng impormasyon na nasa kanila sa publiko, ito ay humantong sa paggawa ng ideya na ang mga tao na may kapangyarihan ay hindi na 1 tao na humantong sa paglaganap ng malaking gulo. Pagkatapos ang kwento ay nag-fast forward 1 taon ang nakalipas kung saan 1 grupo ng extremist anti-meta abilities ang naglalakad sa nasira at madilim na kalsada ng lungsod, dito nakatagpo nila ang batang si All For One. Sa pagtingin sa maliit na bata, ang grupo ay nagdesisyong iwasan siya na sinasabing sa kabila ng kung gaano sila nakakaramdam ng masama sa pag-abandona sa 1 bata, hindi nila gustong maging infected ng 1 orphan ng paranormal. Habang ang grupo ay lumalayo sa bata, tinitigan sila ni All For One habang sinigaw na pagpira-pirasuhin ko ang iyong kaluluwa bago siya magpakawala ng spike quirk mula sa kanyang katawan, at brutal niyang pinatay ang bawat membro ng grupo. At dito inihayag na ang spike quirk ay pagmamay-ari ng ina ni All For One at Yoichi. Ito ay lumilitaw na ang spike na parang tumor na nasa katawan ng babae bago siya manganak ay 1 quirk na lumalabas sa kanyang katawan. Ibig sabihin nito siya ang potensyal na kauna-unahang nagpalabas ng quirk. Kaya technical na sina Yoichi at All For One ang maaring anak ng tunay na ina ng quirk. Sa kanyang kapanganakan si All For One ay nabiyayaan ng sariling abilidad ng instinct sa pagnakaw niya ng quirk ng kanyang ina. At habang makikita natin ang imahe ng nakakatakot na sanggol na All For One, kinakalmot ang kanyang namatay na ina at kinakagat ang kanyang dibdib. Pagkatapos ang narration ay ipinaliwanag na mula sa sandaling siya ay naipanganak, naniniwala si All For One na ang buong mundo ay pag-aari niya, at kung ang 1 tao ay hindi magbibigay sa kanya ng anuman, ito ay nagpapagalit sa kanya, at naniniwala siya na sila ay panggulo lamang. Pagkatapos makikita natin muli ang batang All For One na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para atakihin ang mga tao, gayunpaman sa oras na ito, inabala siya ng maliit na si Yoichi sa pamamagitan ng paghagis ng lata sa kanyang kapatid at nagmamakaawang tumigil siya. Sinagot ito ni All For One ng pagsipa sa kanyang mahina at marupok na nakakabatang kapatid.
Pagkatapos dito natin nalaman ang dahilan kung bakit si Yoichi ay mahina at marupok. Dahil sa panahon ng kanilang oras sa sinapupunan, ninakaw ni All for One ang nutrients ng kanilang ina. Iniwan ang kanyang nakakabatang kapatid na maging maliit at marupok kaysa sa karaniwan. Sinabi din dito na sa kabila ng philosophy ni All for One na kung wala kang maibibigay sa kanya ikaw ay masama kaysa sa walang halaga, pero patuloy niyang pinapanatili ang walang halaga na si Yoichi. Pinapanatili niya ito hindi dahil sa pagmamahal pero sa katotohanan na nakikita niya si Yoichi bilang isa sa kanyang pagmamay-ari. Pagkatapos ang kwento ay tumalo ng ilang mga taon kung saan makikita natin si Yoichi na nagbabasa ng comic habang sa malapit ipinapaalam ng radyo na ang kumikinang na bata ay nakikipaglaban ngayon sa frontline ipinagtatanggol ang kapayapaan. Tinanong ni All for One si Yoichi kung ano ang kanyang binabasa na agad namang sinagot ni Yoichi na hindi niya kayang basahin ang mga komplikadong aklat kaya siya ay nag-aaral sa comics. Sinasabi ang kanyang paghanga kung paano ang author ay nagawang sabihin ang mensahe sa pamamagitan lamang ng pagguhit, at isang araw gusto niyang maging katulad ng lead character sa kwento na si Captain Hero. Pagkatapos ang dalawang magkapatid ay magkatabing umupo binabasa ang comic book, habang ang narration ay nagpapatuloy, sinasabi na sa kabila ng kasamaan at kalupitan sa loob ng kanyang kapatid, patuloy na naniniwala si Yoichi na ang kanyang kapatid ay may kabutihan, dahil sa kailaliman, naalala niya na kahit na siya ay mahina at marupok hinawakan ni All for One ang kanyang kamay noong sila ay sanggol pa lamang. At muli ang kwento ay tumalon 3 taon ang nakalipas kung saan nakatagpo muli ng teenage All for One si Yoichi, sa oras na ito pinag-uusapan ang tungkol sa kumikinang na bata. Sinabi ni All for One na ang kumikinang na bata ay nakakuha ng 10 milyong taga-suporta pero hindi maintindihan kung bakit. Ipinaalam niya na may 50 tao ang naipanganak na may quirk sa India bago ang kumikinang na bata, at kaya ang kumikinang na bata ay walang karapatan para gamitin ang kanyang katanyagan para mamuno ng maraming tao kung hindi talaga siya ang kauna-unahan. Ito ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ni All for One na pinatay niya ang kumikinang na sanggol at ninakaw ang kanyang kapangyarihan. Si Yoichi ay nagulat at nagalit sa kanyang kapatid, tinatanong kung bakit niya ginawa ito, pero sinagot ito ni All for One nang ginagawa lamang niya ang nakita niya sa comic. Sa comic sinabi nito ang One for All at All for One, at minamahal niya ang ideya na ito. Habang ang hero ay nag-iisang nakikipaglaban na may sekretong pagkakakilanlan, One for All, ang villain ay namumuno sa pamamagitan ng pangamba at kinukuha ang lahat para sa kanyang sarili, All for One. Katulad ng pangarap ni Yoichi na maging isang hero, si All for One ay may pangarap na gumawa ng isang mundo kung saan ang lahat ay umiiral lamang sa kanya. Pagkatapos na marinig ito, tinangka ni Yoichi na tumakbo mula sa kanyang kapatid, at habang ginagawa niya ito ang mundo ay nagsimulang dumilim sa kanyang paligid. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa perspektibo ni All for One at habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na tumatakbo, ang oras ay nagsimulang mabago ng mabilis habang sinasabing sandali, bakit ka tumatakbo, binigyan lang kita ng kapangyarihan. Pagkatapos na sabihin ito, ang sumunod na panel ay ang oras ay muling nabago habang makikita natin si Yoichi na tumatakbo ng nag-iisa sa kadiliman. Habang si Kudo ay hinahawakan ang kanyang kamay at hinihila niya ito palayo, si All for One na nanunood pa rin ay sinabing sino ka, lumayo ka sa kanya, siya ay akin. Pagkatapos may isa pang panel habang si All for One ay tinatawag muli si Yoichi na kung hindi kita pagmamay-ari, idi hindi, naputol sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap habang ang huling bagay na ating nakita ay kamay ni Yoichi, ang kamay na hinahawakan ni Kudo na lumulutang na nag-iisa sa himpapawid na pinapalibutan ng dugo. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 408 na may pamagat na Eyes Full of Determination. Ang chapter ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter na si All for One ay inabutan at winasak ang kanyang tumatakbong nakakabatang kapatid sa isang sewer. Sa panahon ng sandaling ito inihayag ng text sa atin na hindi lamang ibinigay ang Yoichi bilang kanyang pangalan pero partikular niyang pinili ang pangalang Yoichi na nagtataglay ng kanji na give at first dahil sa mata ni All for One ang kanyang kapatid ang unang bagay na ibinigay sa kanya ng mundo.
Nalaman din natin sa kaganapan na ito kung saan pinatay ni All For One ang kanyang kapatid 2 buwan pagkatapos niyang tumakas mula kay All For One kasama ang 2 gumagamit na si Kudo at ang 3 gumagamit na ating nalaman ang kanyang pangalan bilang Bruce. Pagkatapos na ipinadala ni All For One ang kanyang kapatid sa kabilang buhay, iniiwan ang mga dugong tumalsik sa paligid, ang mata ni All For One at Kudo ay nakalock sa bawat isa. At habang ang 2 ay tinitingnan ang bawat isa, makikita natin ang pagkakaiba ng 2 gumagamit ng quirk. Habang ang mata ni All For One ay galit, walang kulay, walang alikmata, at walang anumang anyo ng kabaitan, ang mata ni Kudo ay lumuluha, nanginginig, puno ng kulay at sinasalamin ang imahe ng taong kanyang nakikitang nakatayo sa kanyang harapan, ang taong pumatay kay Yoichi. Sa kasamaang palad ito ang huli nating nakita sa sandaling ito, habang sa sumunod na pahina ang kwento ay napunta sa mataas na gusali kung saan si All For One ay nasa isang penthouse apartment hinahawakan at tinitingnan ang tanging natitira sa kanyang kapatid, ang kanyang kamay. Sa interesanting parehong pagkakataon, ito ay parehong kamay na palaging dala ni Shigaraki. At speaking kay Shigaraki, ang paraan na ginawa ni All For One na pag-dispose kay Yuichi ay pareho sa kung paano pinatay ni Shigaraki ang kanyang pamilya, maaari ba na silang 2 ay gumamit ng parehong quirk para gawin ito? Ano paman, habang tinitingnan ni All For One ang kamay ni Yuichi, napansin niyang ang quirk na kanyang ibinigay sa kanyang kapatid ay wala na sa kanyang katawan, isang bagay na hindi dapat mangyari. Sa huli na pagtanto ni All For One na ipinasa ni Yuichi ang kanyang quirk sa ibang tao, at sa pag-alam nito, ang kwento ay napunta kay Kudo at Bruce. Kung saan si Bruce ay nasa gitna ng pagsasagawa ng medical examination kay Kudo. By the way, sa panahong ito ang pilat sa mukha ni Kudo ay hindi umiiral hindi gaya ng ating nakita sa kanyang vestige na katawan. Dito ikinomento ni Kudo kung paanong ang kanyang katawan ay nagsisimulang makaramdam ng pangingilabot. Ito ang naging daan para tanungin ni Bruce si Kudo kung siya ay hinawakan ni All For One sa panahon ng kanilang laban, pero binaliwala ni Kudo ang tanong na ito at sa halip hiningi ang resulta ng kanilang test. At dito kung saan nalaman ni Kudo na siya ngayon ay may 2 quirk factor sa kanyang katawan, ang kanyang quirk na gear shift at isang napakaliit na tila hindi mahalagang quirk. At mula dito, ang kwento ay napunta sa parallel perspective kung saan makikita natin sina All For One at Kudo sa kani-kanilang lugar, inaalala ang tungkol kay Yoichi. Gayunpaman mayroong pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang inaalala ng 2. Habang makikita natin ang 2 Yuichi na nakaupo sa parehong posisyon ginagawa ang parehong bagay pero ang isa ay nasa madilim na silid na nakasuot ng itim na t-shirt, habang ang isa nasa liwanag, nakaupo sa upuan sa isang bahay na may inumin sa kanyang tabi na nakasuot ng mas malinaw at malinis na t-shirt. Ito ay malinaw na isang paralel sa kung paano tinitingnan ni Kudo at All For One si Yoichi bilang isang tao. Pagkatapos ang 2 Yuichi ay nagpatuloy na sabihin na hindi ko kayang pigilan ang aking kapatid. Nakikita lamang niya ang tao bilang laruan pero pinanatili niya akong buhay kung lang sana pinapahalagahan niya ang ibang tao. Pagkatapos ang 2 Yuichi ay naging isa habang tinapos niya ang kanyang speech sa pamamagitan ng ang kapangyarihang magbigay at kumuha ay maaring ang pinakamabuti sa buong mundo. At sa speech na ito, parehong sina Kudo at All For One ay dumating sa iisang pag-unawa ng magkasabay habang sinabi ni Kudo na si Yoichi ngayon ay mabubuhay sa aking loob, habang sinabi ni All For One na ito ay nangangahulugang siya pa rin ay umiiral. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa isang double spread na imahe ni All For One habang sa kanyang likod makikita natin ang montage ng kanyang buhay mula sa sandaling ito hanggang sa ilang taon. Makakakita tayo ng flash na pinapatay niya si Kudo at Bruce nagsimula ng Koto, nakilala si Kyudai Goraki ang doktor, sinusubukang nakawin ang One For All kay Banjo at nabigo, hinati si N, ang 6 na gumagamit ng One For All at pinatay si Nana. Bagaman ang montage na ito ay sa wakas natapos sa pagpapakilala kay All Might habang makukuha natin ang bahagyang unang laban ng 2 at makikita natin ang sandaling winasak ni All Might ang ulo ni All For One. At nalaman din natin na si All For One ay naipadala sa morgue pagkatapos ng laban na ito, pero ang kanyang katawan ay kinuha at iniligtas ni Dr. Kyudai.
At ang sumunod sa kwentong ito ay napunta sa kasalukuyan, at bumalik sa laban ni All for One at Bakugo. Kung saan si All for One ay galit kay Bakugo sa pagiging panggulo, at sinumulang magtaka kung si Bakugo ay maaaring isang descendant ni Kudo, gayunpaman mabilis niyang inalis ang teorya habang sinasabing personal niyang pinatay ang buong pamilya ni Kudo kasama ang lahat ng babae at batang malapit sa kanya. Sa karagdagan sinigurado niya sa kanyang sarili na kung si Bakugo at Kudo ay magkamag-anak mabilis niya itong napansin noong nakatagpo niya si Bakugo sa Kamino. Bagaman sa pag-iisip na ito, ito ay nag-click, ito ay hindi ang eksaktong hitsura ni Bakugo ang nagpapaalala sa kanya kay Kudo pero ang mata ni Bakugo. Hindi tulad sa Kamino, ang mata ni Bakugo ngayon ay puno ng determinasyon na talunin siya, katulad ng mata ni Kudo noon. Sa pag-alam na ito inisip ni All for One kung paanong hindi siya pwedeng manatiling lumaban at mas lalong maging bata, dahil kailangan pa rin niyang lumaban kung siya ay makakarating sa kinaroroonan ni Shigaraki, tinatanggap na siya ay lalaban kung kukunin niya ang kanyang katawan. At kaya nagdesisyon si All for One na ito ang tamang oras para kumpletuhin ang kanyang layunin na patayin si Bakugo, at pumunta kay Shigaraki, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng lahat ng kanyang quirk ng magkakasabay at mag-plus ultra. At sa loob ng One for All, ang vestige ni Yuichi ay nagpapanik habang ito ay nakakaramdam ng isang malaking surge ng kapangyarihan sa loob ng kanyang kapatid. Makukuha natin ang imahe na ito ng malaki, nakakatakot, malahalimaw na si All for One sa kanyang buong kapangyarihan. Ito din ay interesanteng sabihin na itong bagong nakakatakot na anyo ay tinawag niyang Release Every Quirk Factor, All for One Gold. Pagkatapos na makita ni Edgeshot ang paglitaw ng halimaw, napagtanto niya na ang plano ni All for One ay gamitin ang lahat ng volume ng enerhiya para mailipad ang kanyang sarili pasulong sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Pero sinabi ni All Might na sa paggawa niya nito ang katawan ni All for One ay babalik sa pagiging sanggol kaya ito ay nangangahulugang ito ang tunay na huling sugal ni All for One. At kaya sa revelasyong ito at ang nakakatakot na halimaw sa kanyang harapan, ang lumilipad na si Bakugo ay tinitingnan si All for One. At habang ginagawa niya ito, siya ay simpleng ngumiting sinasabing ikaw ba ay hangal, walang paraan na ang hangal na ito ay mananalo, at kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't simulan ang My Hero Academia Chapter 409 na may pamagat na Quirk Explosion. Ang chapter ay nagsimula sa isa na namang flashback, gayunpaman ang isang ito ay bumalik sa isa sa pinaka-vital na sandali ng buong kwento ng My Hero Academia. Ang pagsilang kay Katsuki Bakugo, tayo na tinitingnan ang pagsilang ni Bakugo, ang kasiyahan sa mukha ng kanyang ina, at ang tears of joy ng kanyang ama, pagkatapos ang kwento ay nagsimulang e-flash ang mga sandali ng buhay ni Bakugo. Partikular ang tatlong sandali, ang unang sandali ay noong sinabi niya kay Midoriya na siya ay mas lalong lalakas pagkatapos ng kanilang ikalawang laban, ang ikalawang sandali ay noong idineklara niyang ang kanyang quirk ay malakas, at ang panghuling sandali ay noong binuli niya si Midoriya sa Chapter 1. Pagkatapos ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter na si Bakugo ay lumilipad sa himpapawid direktang tinitingnan ang paparating na nakakatakot na halimaw na si All for One. Habang hinihintay ni Bakugo itong nagbabalang halimaw, sa mga nakaraang nabanggit na sandali ng kanyang buhay na nag-flash sa kanyang isipan, kinukuha itong bahagyang sandali ng kapayapaan inisip ni Bakugo sa kanyang sarili na hindi na kita guguluhin Azuko. At sa pag-iisip na ito ang final showdown ay opisyal nang nagsimula. Habang si All for One ay pinakawalan ang kanyang atake itinutulak ang kanyang sarili kay Bakugo at sa ibayo ng lungsod winawasak ang lahat ng kanyang madaanan. Pero habang si All for One ay nagsisimulang kumuha ng momentum, si Bakugo ay hindi gumalaw at isinigaw ang salitang explosion, ito ay nagdulot para ang buong ulo ni All for One ay sumabog, at pumuwersa kay All for One na bumagsak at sinisira ang lahat ng kanyang binuong momentum. Si All for One ngayon ay bumagsak sa lupa, re-regenerate ang kanyang ulo sa pagtataka, hindi magawang maintindihan kung paano umatake si Bakugo nang hindi gumagalaw. Pero si Bakugo na ngayon ay lumilipad patungo sa hindi gumagalaw na si All for One ay masayang ipinaliwanag na ito ay hindi isang milagro pero isang pinaghandaang atake.
Dahil ang ulan ay ginugulo ang quirk ni Bokugo dahilan para mahirapan siyang gumawa ng purong pagsabog ng butil ng pawis, siya ay nagdesisyong gamitin itong mixture ng kaunting concentrated na pawis sa kanyang kalamangan, sa pamamagitan ng paghagis nitong mga patak sa bunganga ni All For One sa panahon ng kanyang atake sa katapusan ng Chapter 406. Dahil ito ay hindi purong patak ng pawis, hindi napagtanto ni All For One na ang mga ito ay sumasabog, at kaya hinintay ni Bokugo ang perpektong sandali para sindihan ang mga ito sa loob ng Demon Lord. Ito ay maski nangangahulugan na si Bokugo ngayon ay maaaring sindihan ang kanyang pawis gaano man kalayo ito sa kanyang katawan, ito ay nakakabaliw na buff o talaga lamang na siya ay masyadong matalino, at nagawang makalculate ang eksaktong oras na kanyang kailangan para pasabogan ito bago niya ihalo ang mga ito. Pero tila iniisip ni All For One na kahit anumang opsyon ang tunay, ang pinakakahangahangang bagay ay ang kaalaman ni Bokugo habang ikinokumento niya kung paanong siya ay hindi makapaniwalang na outsmart ng isang hero. Ito ay sinagot ni Bokugo sa pamamagitan ng pagsabi niya na palagi siyang maaasahan, at hindi niya kailangan ng maraming quirk para manalo sa laban na ito, ang kanyang quirk na explosion ay sapat na. Pagkatapos na pagtanto ni All For One na ang pagsabog ay sinira ang kanyang trajectory at buong niyang plano, siya ay naging mas nagalit at habang ang kanyang mukha ay nakakatakot na nagre-regenerate at siya ay naghahanda ng isa pang sandali para umatake, isinigaw niya kay Bokugo na ito ay aking kwento, ikaw na side character. At kung ano ang sumunod ay itong multiple double page spread na ating makikita si Bokugo at All For One na naglalaban para sa kanilang buhay, si Bokugo na nagpakawala ng howitzer impact na sinundan ng isang ungodly na halaga ng pagsabog habang isinisigaw ang shut up kay All For One, at si All For One ay galit na galit at walang tigil ang kanyang pag-regenerate, at sinusubukan ang kanyang makakaya na tamaan ang hero gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sa panahon nitong explosive na laban na pagtanto ni All For One na hindi lahat ng kanyang quirk ay gumagana gaya ng dati, at ito ay hindi dahil siya ay natamaan ng malaking halaga ng pagsabog. Pagkatapos dito kung saan napagtanto ni All For One na dahil ang kanyang katawan ay naging mas maliit at mahina. Pero dito kung saan ang katotohanan ay naihayag na sa loob ng Vestige World na ngayon ay ang napakabatang si All For One ay nakatagpo ang Vestige ni Hawks kasama ang isang grupo ng ibang taong. Ang Vestige ni Hawks na may ngiti sa kanyang mukha ay masayang ipinaliwanag kay All For One na sa kanyang galit na wala niya ang kontrol sa mga vestiges at ng quirks na nasa kanyang loob. Ito ang nagbigay daan para matipo ng Vestige ni Hawks ang lahat ng hindi makontrol na Vestige at hinimok sila na labanan ang dumukot sa kanila. Kahit ang mundo ng Vestige ay minamahal si Hawks, pagkatapos tinapos ni Hawks ang kanyang huling paghamak kay All For One sa pamamagitan ng pagsabi ng sa huli, si Sugar Rocky ang naging dahilan ng iyong pagbagsak. Pagkatapos ang eksena ay napunta sa tunay na mundo kung saan pinapanood ni All Might si Bokugo na pantay niyang nilalabanan si All For One nang nag-iisa habang sinasabing kung paanong ang pisikal at mental na pinsala na ginawa ng lahat sa kabuuan ng digmaang ito kay All For One ay sa wakas omepekto. Pagkatapos si Bokugo ay nagkonekta ng isang direktang atake sa mukha ni All For One at nagpakawala ng devastating na pagsabog habang isinisigaw ang ito ang aming kwento. Pagkatapos ang kwento ay nagpatuloy hanggang sa wakas ay si Bokugo ay nagpatama ng isang malaking pagsabog sa villain, at habang ang magulang ni Bokugo, si All Might, si Yuichi ay tinitingnan si Bokugo, siya ay dugo ang lumipad, bogbog, at sugatan pero nananatiling umingiti sa itaas ni All For One, habang sinasabing hindi kita nagawang matalo ng nag-iisa. Kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 410 na may pamagat na Farewell, All For One. Ang chapter na ito ay nagsimula sa gitna ng usok at pagkawasak na ginawa ng huling malaking pagsabog na atake ni Bokugo kay All For One sa katapusan ng huling chapter. Habang ang usok ay nagsimulang naglalaho at ang ating nakikita ay naging mas malinaw, isang internal monologue ni All For One ang nagsimula, sinabi niya na kailangan niyang pumunta kay Sugar Rocky ng mabilis. Judging sa kasalukuyang hitsura ni All For One, maaari niyang masabi na ang kanyang sariling All For One vestige sa loob ni Sugar Rocky ay namatay.
Pagkatapos ginunita ni All For One kung paanong siya ay walang kahit isang magandang alaala sa kabuuan ng kanyang buhay. Siya ay nagdulot ng kaguluhan, pagkawasak, at tinangkang sirain ang hinaharap ng lahat. Ang lahat ng ito ay dahil sa desperadong tangka niyang puwersahin ang mundo na tingnan siya ng habang buhay. Pagkatapos inisip ni All For One sa kanyang sarili na kailangan kita, Yoichi. Gayunpaman, habang inabot at nakita ni All For One ang kanyang sariling kamay, ito ay naihayag na ang dating malahalimaw at tila hindi mapipigilang nilalang na kilala bilang si All For One ay bumalik sa pagiging sanggol. Makikita din natin ang nakatayo sa harapan ng gumagapang na si All For One ay ang duguan at puno ng sugat na si Bokugo, nagsusuka ng dugo at malapit nang mawala ng malay. Pero sa sandaling si Bokugo ay nagsimulang bumagsak at mawala ng malay, naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Kirishima noong tinatanong niya sa kanya ang lakas ng kanyang quirk na sa pagtayo ng anuman ang gagawa sa iyo para maging malakas. At kaya pinalakas niya ang kanyang tindig, hinahawakan ang kanyang sarili at handa na at sa isang tipikal ng ngiti ni Bokugo sa kanyang mukha tiningnan niya ang takot at sanggol na All For One habang sinabing oras na para matulog, All For One. Si All For One na tinitingnan ang banta na ito sa kanyang harapan, kahit sa kanyang sanggol na anyo siya ay nagpakawala ng spike quirk na kanyang ninakaw mula sa kanyang ina, at habang makikita natin na ang spike ay tinamaan ang mukha ni Bokugo, ito ay mabilis na naihayag na bago nito matamaan ang hero, pinigilan niya ito gamit ang kanyang ngipin, at ginamit ang kanyang explosion para pasabugan ito. Sa pagkawasak ng kanyang huling pagsisikap, at sa wakas mapagtanto na ang katotohanan sa likod ng sitwasyon na kanyang kinaroroonan na siya ay mamamatay. Ang sanggol na All For One ay nagsimulang umiyak, at habang siya ay umiyak sinabi niya na ang emosyon na ito ay tinitake over ang kanyang sarili, at paulit-ulit na sinasabing hindi ko gusto ito. Pero sa kabila ng kanyang galit at kanyang protesta, sa isang mabilis na sandali ang sigaw ng umiiyak na sanggol ay nagsisimulang mawala. Habang si All For One ay bumabalik, at bumabalik, habang sa wakas siya ay bumalik sa sandaling siya ay hindi pa nabubuhay. Ngayon ito ay opisyal nang sabihin na ito ang katapusan ni All For One. Ito din ay interesanteng sabihin na habang si All For One ay nawawala, ito din ay katulad sa mga vestige na nasa loob ng kanyang quirk. Makikita natin si Hawks sa loob ni All For One na sinasabi kung paanong ito ay magiging maganda kung sa kanyang kamatayan ang lahat ng ninakaw na quirk ay maaaring bumalik sa kanilang dating nagmamay-ari, pero alam niya habang siya ay nawawala, ito ay magiging magandang resulta. At kaya si All For One ay opisyal nang nawala at ang pinakamasamang tao sa My Hero ay natalo, ang nanalo ay si Bokugo na sa wakas ay bumagsak sa lupa. At habang siya ay nakahiga doon inisip niya sa kanyang sarili kung paanong siya ay disappoint na hindi niya maisagawa ang iconic na victory pose ni All Might, pero habang itinataas niya ang kanyang isang kamay siya ay nag-iwan ng huling komento na good luck, Azuko. At ang sumunod dito ay ang kwento ay napunta sa isang flashback, sa mga heroes na nagpupulong bago ang ikalawang digmaan ay magsimula. Dito sina Beast, Janist at Edgeshot ay ipinapaliwanag na para sila ay manalo kailangan nilang talunin si Shigaraki sa loob ng lumulutang na UA at ito ay hindi lamang dahil sa nakakawasak na kapangyarihan ng quirk ni Shigaraki, at ang kanilang hangad na iligtas ang maraming buhay pero ito din ay dahil sa mentality ni Shigaraki. Hindi katulad ni All For One na gustong mamuno sa mundo at ang buong mundo ay panunuurin siya, ang tanging layunin ni Shigaraki ay pagkawasak. Siya ay walang pakialam sa imahe, kasikatan, at anuman, gusto lamang niyang sirain ang anuman at ang lahat ng pinapahalagahan ng mga heroes. Kaya ito ang gumagawa sa kanya para mas mapanganib kaysa kay All For One, at ito din ang dahilan kung bakit sina Janist at Edgeshot ay inamin na mas gusto nilang labanan si All For One kaysa kay Shigaraki. Sa testamentong ito, ang kwento ay napunta sa kasalukuyan kung saan si Inko Midoriya sa gitna ng grupo ng sibilyan sa UA na pinapanood ang laban ni Shigaraki at Deko. Kaya guys, nandito na tayo sa huling laban ng My Hero Academia. Si Shigi ay nasa himpapawid na sinasabi kay Midoriya na siya ay mas lalong lumakas kung hahawakan muli niya ang lupa permanenteng sisirain niya ang buong seksyon ng Shizuka Prefecture, kasama ang lahat pareho ang nasa loob at ang nakapalibot dito.
Sa katotohanan, siya ay sigurado na sa kanyang kasalukuyang antas na lakas maaari niyang sirain ang 378,000 square kilometers ng teritoryo ng Japan sa loob ng isang linggo. At kung sakaling kayo ay nagtataka ayon sa Google, ang Japan ay may total na 377,973 square kilometers na lupa. Ibig sabihin nito na si Shigaraki ay maaaring i-wipe out ang buong Japan sa loob ng isang linggo gamit lamang ang kanyang decay. Pagkatapos na marinig ito, si Midoriya na ngayon ay sinusuot ang kanyang bakal na maskara para sa ilang dahilan ay tinamaan si Shigaraki gamit ang malakas na sipa bago ipinaliwanag sa kanyang isipan na para mapababa ang pinsala ng kanyang katawan, hindi na niya gagamitin ang Black Whip, sa halip siya ay magpo-focus para talunin si Shigi gamit ang kombinasyon ng kanyang kasalukuyang Gearshift, Danger Sense, at Fajin. Gayunpaman inamin niya na ito ay marahil magre-resulta na patagalin ang pagtalo niya sa villain. Pagkatapos na matamaan si Shigaraki ng atake na ito, siya ay naihagis patungo sa alon na nagsimulang maging mailap at bumagsik. At habang nangyayari ito, at mapagtanto na ang kanyang Master All For One ay sa wakas namatay, sinabi niya na ang kamatayan ni All For One ay kanyang kasalanan, dapat sana ay pinatay niya si Bokugo noong siya ay may pagkakataon. Pero siya pa rin ay nagpapasalamat sa kapangyarihan na iniregalo ng kanyang master sa kanya dahil ito ay gumawa sa kanya para maging malakas para makasabay kahit sa gear shift deco. At pagkatapos na sabihin ito, si Shigi ay lumabas mula sa dagat katabi si Deco, hinuli ang hero at hinawakan ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, sa parehong sandaling hinawakan siya ni Shigaraki, salamat sa kanyang danger sense, nagawang masira ni Deco ang mga daliri ni Shigaraki at sa ilang paraan makaalis mula sa villain ng walang natamong pinsala. Bagaman si Deco ay ayos lamang, ito ay lumilitaw na hindi decay quirk ang inactivate ni Shigaraki sa sandaling mahawakan niya si Deco, sa sandaling ang vestige ni Banjo ay lumitaw sa tabi ni Deco sa isang desperadong panic na pagsigaw, sinabi niyang bata si Shinamori ay naglaho. Ito ay naihayag na inactivate ni Shigaraki ang All For One para nakawin ang danger sense, at habang si Shigaraki ay tinitingnan si Deco kasama ang kanyang gumagaling na kamay at sa bago niyang taglay na danger sense, tinanong niya si Deco kung hanggang kailan siya mananatiling makikipaglaban. At dito nagtatapos ang chapter 410, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa iba pang anime content, mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.